Buzz. Yan, pakuluin muna natin tong ating water dito sa ating kawali dahil magluluto tayo ngayon ng napakasarap na ulam na sinabawan. Yan, kapag ganyan kumukulo na, pwede na natin ilagay yung ating mga pangunahing ingredients. Katulad nitong ating kamatis, ilagay lang natin dyan sa kumukulo nating tubig. Sunod na rin natin yung ating sibuyas. Yan. Then, lalagyan natin ng luya, pangpatanggal lansa, dahil ang ating lulutuin ngayon ay sinigang na tuna. Yan po ang ating recipe for today. So, i-cover lang natin hanggang sa maluto yung ating nilagay na unang ingredients. So, pwede na natin ilagay ngayon yung ating main ingredients, yung ating tuna. So, meron tayong 3 piraso. Then, ilubog lang natin po dito sa ating kumukulong tubig para maluto yung ating tuna. Dahil okay na po yung ating mga naunang ingredients, para manuot yung sibuyas, kamatis at luya dito sa ating tuna, na sa ganun, mabawasan yung lansa ng ating isda. Yan, hayaan lang natin yung ganyan na kumulo. After nyan, pwede na natin ilagay yung ating sili, yung ating 5 pirasong sili. Pandagdag din yan ng aroma dyan sa ating niluluto ngayon, yung ating sinabawang tuna. Next, maglagay tayo ng durog na paminta para may konting sipa yung ating sinabawan. Then, ilalagay na natin yung ating Nor sinigang sa sampalok mix original para tamang-tama yung asim ng ating sinabawang isda. Magmamayaman muna tayo ngayon. Yan po yung ating bagong ulam for today, ang ating sinigang na tuna recipe. Yan, halu-haluin lang natin para manuot yung ating nilagay na pampaasim dito sa ating sabaw. Nang sa ganun ay sabay-sabay silang maluto, at higit sa lahat yung ating isda, yung ating tuna. Yan, thank you very much po guys sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood nitong aking mga ina-upload na video. Tama-tama po to sa mga beginner. Yan, maglagay na tayo ng konting asin para mag-balance yung lasa ng ating sabaw. Maraming salamat po sa inyong mga nanonood, sa mga silent viewers. Tama-tama nga po pala ito sa mga beginner, gaya na nabanggit ko kanina, sa mga hindi pa masyadong marunong magluto. Ito pong aking mga lutong ito ay for family lang din po yung ginagawa ko, kasi sayang din naman, ibabahagi ko din naman po ito sa inyo para yung hindi pa masyadong marunong magluto is may idea na. So ilagay na natin yung ating sitaw habang kumukulo yung ating sabaw. Then isama na rin natin yung ating labanos. Bali, 5 pirasong sitaw lang yung nilagay ko at saka 1 pirasong labanos na medium. Then, lagyan natin ng okra. Yan. Napakadali lang po niyang lutuin. Halo-halo lang ng bahagya para mag-mix lahat ng ating mga nailagay na ingredients. Thank you very much po guys sa mga hindi po nag-skip ng ads. Salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po. Sana makakota tayo na sa ganun ay magkaroon tayo ng pangkape. Thank you very much po sa inyo lahat. Yan, hayaan lang po natin siyang kumulo at tuluyang maluto itong ating sabaw. Tama-tama na naman po ito sa ating pananghalian. Yan, pansinin nyo, kulong-kulo na po siya. Halu-haluin lang natin. Napakadali lang pong lutuin itong sinigang. At napakasimple lang din yung ng mga ingredients. Ang medyo may kamahalan lang dito yung ating tuna.
Yan, pero ayos lang po, minsan lang naman eh. Purong laman na tuna, tatlong piraso po yan. Bali, limang piraso yan, tinira ko lang yung dalawa. Yan, yan po ang ating bagong ulam for today. Hayaan lang natin siyang maluto, i-cover lang natin. Mega mega shoutout nga po pala sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood at tumatangkilik nitong aking mga ina-upload na video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Then ilalagay na natin yung ating talong. Dalawang piraso lang po na talong na maliit yung aking nilagay. Hinati-hati ko lang po ng ganyan. Yan, malapit na pong maluto itong ating bagong recipe for today. Ang ating napakasarap na sabaw, tamang-tama po ito sa mga lugar na maulan. Pero dito po sa amin ay napakainit po ngayon, parang hindi tag-ulan, parang summer na naman. Yan, maraming maraming po salamat muli sa inyo guys. Malapit na pong maluto itong ating bagong recipe for today, ang ating sinigang na tuna. Yan, malapit na po siya. Ang huling ingredients na lang po ang ating ilalagay, yung ating kangkong. Hayaan lang natin kumulo. Yan, kitang-kita ninyo guys. Lutong-luto po siya. Yan ang ating napakasarap at bagong recipe for today. Sana guys, nakakatulong itong aking mga sineshare sa inyo sa mga beginner na hindi pa masyadong marunong magluto. Promise, masasabi ko sa inyo, masarap po ito. Simple lang po siya, talagang pang pamilya lang. Yan, super kulong-kulo na po yan. Kasi sabi ng asawa ko, pakuluin ko raw pong maigi yung sabaw. Yan, ilagay na po natin yung ating kangkong. Isang taling kangkong po yung aking ilalagay dyan. Yan, dahil malapit na po itong iserve yung ating bagong ulam for today. Maraming maraming salamat po guys sa inyo. Thank you very much po. Di ko po kayo maisa-isa pero mega mega shoutout po sa inyong lahat. Thank you po sa support. Yan, i-cover lang natin at maya maya ay pwede na natin itong iserve. Tamang-tama ito sa ating pananghalian. Ang ating bagong ulam for today. Ang ating sinigang na tuna. Ayan guys, done na po tayo sa ating bagong recipe for today. Ang ating napakasarap at malinamnam na sabaw, ang ating sinigang na tuna. Maraming maraming salamat po guys sa inyong suporta at sa inyong walang sawang panonood nitong aking mga bagong ina-upload na video. Salamat po. Thank you po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung ating video. Tara! Kain tayo!